Hello, hello! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking account sa TESDA online program. So, here we go! So first, hanapin nyo lang yung Chrome sa inyong mobile phone. Tapos, isearch nyo sa taas ang TESDA online program. Tapos, i-click nyo yung TESDA online program. Makakapasok kayo mismo sa create an account. Click here. I-click niyo lang yan. Tapos, scroll down kayo pababa para makita niyo mismo kung ano yung pifill upan niyo para mag-start gumawa ng inyong account. I agree, test the online program, privacy na test. Nan yung pifill upan guys is yung username. Dapat yung username na gagamitin nyo is small letter lahat, tapos lagyan nyo ng number sa dulo. Tapos yung password guys, dapat meron siyang capital letter, merong mga special characters like that. Numbers, ganoon yung combination niya. Ilagay nyo lang ang inyong email address, dapat yung active na email address guys. Tapos lagyan nyo ng inyong first name, yung totoong pangalan nyo talaga guys ha, para yung pangalan nyo mismo yung mailagay doon sa certificate kapag meron na kayong courses na nakuha like that. Tapos yung country, andito tayo sa Pilipinas, yeah. Ba't ko pa tinuklap yun? Tapos basahin nyo yung disclaimer guys, tapos piliin nyo lang dyan is yung agree. Agree lang guys. Tapos pindutin mo yung I'm not a robot. Tapos create my account na. So tadaan, makakapunta na tayo sa ating account. Pero hindi pa yan talagang mismong account guys, kasi i-confirm mo pa yan sa iyong Gmail. So andito na nga tayo sa Gmail. O kung ano yung Gmail na ginamit mo kanina, doon ka mismo mag-open. Tapos meron kang ma-receive na email, pindutin mo lang yun at ikay makakapasok na dito sa TESDA online program. Tapos continue mo lang yan guys. Pag continue, meron mga notice, merong mga paano mo i-change yung password, ganyan. So dahil hindi pa tayo tapos ng ating general information, so atin yung fill upan yung mga blank. Lagyan mo ng middle name, middle name at saka yung mga hindi mo pa na-fill upan, fill upan mo dyan para complete information talagang malagay mo sa iyong account, kung saan yung anong street kayo, barangay, district, mga ganun guys. Dapat kompleto talaga para kung meron silang mga information na kailangan para sa iyong certificate, is makikita na nila agad yung legit talaga guys kung saan kayo mismo nakatira ngayon. Yung region, municipality. So, dahil andito kami sa Misamis Oriental, so pipiliin natin yung Misamis Oriental. Tapos yung contact number nyo guys, ilagay nyo rin dyan guys. Mali pala ako sa municipality, Claveria pala dapat yan. Tapos dito is Northern Mindanao sa Region 10. Dahil dito ako sa Mindanao, so Region 10 tayo. Tapos ilagay nyo lang yung contact number nyo dyan mismo. Yung active na contact number guys ha. Tapos pili kayo kung gender kayo or anong gender nyo, di ba? Kung hindi kayo sure sa gender no, ay iwan ko na lang. Civil status, tapos edad, dapat yung edad mo mismo, basta mga information about sa self mo, alam mo na yun kasi always natin yan. Yan yung mga parang basic information pag merong mga fill upan, diba? Ganoon. Age group ka, so nandun ka sa 25 to 34 kung kagaya ka sa akin. Tapos dito is ano yung status mo, parang nilagay ko na lang dyan is college graduate ka noon. Tapos type of disability, NA lang yan guys kasi hindi tayo disabled. Tapos are you current beneficiary of TESDA? Siyempre hindi, dahil hindi tayo nag-aaral mismo, hindi tayo scholar
O, di ba? Tapos dito sa privacy disclaimer, agree mo na yan kasi tapos na yan. Tapos i-update mo nang yung profile para makagsimula ka ng mag-enroll ng iyong kursong kukunin. Tcharan! Tapos na ang iyong account. Pwede ka nang mag-enroll sa iyong kursong gustong kuhain. O, diba? Explore mo na ayan, guys. So, for my next video, guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-enroll sa TESDA ng inyong kursong nais kuhain, like domestic helper or mga magagamit yung certificate para sa ibang bansa. So, for now, bye! Magkikita-kits ulit tayo sa susunod na tutorials.